Muli po si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Ito po ay isang paalala rather than a question. Ano po? Napansin ko po ang dami pong nagme-message about their married life, their many struggles, their many problems. And later on, I begin to realize and understand and perhaps, we take this for granted. And what is that? When I ask them, kailan po kayo nagpakasal? Nagugulat ako ang mga sagot ay, hindi pa po kami kasal. Hindi pa po kami kasal sa simbahan. Kami po ay civilly married. Yung iba po ay hindi talaga kasal. The worst, yung kasama mo, hindi mo asawa. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, ganito halimbawa, pumunta ka sa isang guro kasi bagsak ka. Punta ka sa guro. Sabi mo sa teacher, "Ma'am, baka naman mayroon akong pwedeng gawin sa klase para naman makapasa ako. And the teacher was so kind enough to ask you, anong problema mo? Paano kita matutulungan? Ma'am, ganito kasi, ano po? At tinanong ng teacher, anong pangalan mo? Saan kita under? Anong subject ba yan sinasabi mo? Halimbawa ha? Anong subject? Accounting 303. Halimbawa lang, hindi ko alam kung ano man. Tapos tiningnan ng teacher yung listahan ng estudyante niya. Ano pangalan mo? Wala ka sa listahan. Sabi, hindi ka naman naka-enroll sa subject ko ah. Paano kita matutulungan? Ano ibig ko sabihin? Kahit kailan, kahit gano'ng kabuti yung teacher, hindi ka niya matutulungan sa subject niya kung hindi ka naman naka-enroll. Hindi po ba? Ngayon, ilagay natin sa konteksto. Hihingi ka ng tulong sa Diyos tungkol sa buhay mo mag-asawa. Hindi ka naman naka-enroll. Sa madilit sabi, hindi ka naman kasal. Hindi po ba? Mahirap yung humihingi ka ng tulong sa Diyos na unang-una, the basic requirement ay sana ikaw ay kasal, pero hindi ka kasal. Ano pwedeng gawin, Father? Ay di magpakasal. Hindi po ba? Magpakasal. Ano bang dahilan? Bakit hindi ka magpakasal? Ang sagot ng iba ay, kasi wala pa po kaming pera. Para saan? Panghanda. Inuulit ko ito. Pwede kang maghanda na walang kasalan. At pwede kang magpakasal na walang handaan. Mga minamahal na mga kapatid, kahit kailan, ang tubig na dumadaloy sa gripo ay dadaloy lamang kung bukas ang gripo. Kahit gaano kalakas ang tubig na meron, kung sarado ang gripo mo, walang tubig na lalabas dyan sa gripo mo. Pero kahit gaano kaganda ang tubo, kung hindi naman nakatap sa source, wala din. Kaya mahalaga
itanong mo, if you want to avail of the grace, first, have you done the requirement? Second, do you tap yourself to the source of grace? What prevents us from tapping? Well, by not fulfilling the minimum of the law. What is the minimum of the law? You know it already. There is no other God beside me. That you should not use the name of God in vain. That you keep Sabbath holy. That you honor your mother and father. That you will not kill. That you will not commit adultery. That you will not steal. You will not bear false witness. You will not covet your neighbor's wife, including the husband. And you will not covet your neighbor's good. That's the minimum. That's the minimum. Not living together, not married, is not acceptable. It's not acceptable. Kaya mahalagang ikaw ay nagpapakasal. Nag-uusap kami ni Father Ted in how we can help you. In how you can help you. Kung ikaw ay civilly married, walang impediment. Ano ibig sabihin ng walang impediment? Hindi kakasal kanino man. Walang impediment. Kayo ay nagpakasal civilly. Parehas kayong dalaga't binata. Walang impediment, ha? Ang precondition, walang impediment. Walang haharang, walang illegal, walang mali. Kasal kayo na civil, dalaga't binata kayo nung kayo nagpakasal. Ngayon, gusto nyo lang magpakasal sa simbahan? Ano po? You fulfill the requirements, the minimum of the requirements. Kumuha ka ng baptismal certificate, kumuha ka ng confirmation certificate with notation for marriage purposes na nagpapatunay na ikaw ay dalaga at binata. Kumuha kang ganyan. Magpa-post ka ng bonds. Ikakasal kita. Walang misa. Kasal, rites. Kailangan mo lang isang ninong, isang ninang. Ikaw, yung ikakasal, limang tao lang kailangan dyan. Mag-asawa, isang ninong, isang ninang. Sino ikalima? Ako, syempre, kasama ako. Hindi po ba, ano? Ha? Limang tao lang ang requirement. Limang tao lang. Yung ikakasal, yung dalawang witness, at yung isang witness ng simbahan, the priest. Ikakasal ko kayo. Dadalhin nyo lang sing-sing. Dadalhin nyo lang sing-sing. Oo. Tingnan mo mata ko. Oo. Di pa ba? Kung gusto mong makasal, walang handa-handa. Ha? Magkano, Father? Wala. Pero pag nag-request ka ng abay, ha? Nag-request ka ng dyan, sisingiling kita. Pag nag-request ka ng mga paik-ik, sisingiling kita. Ano po? Pero kung kayo, gusto nyo talaga magpakasal, you fulfill the requirements, you come to me in Santa Maria Goretti, we will do the marriage. Kahit gano'n kayo karami, kahit pumila kayo dyan. Ano po? Pero wag na wag kayo magre-request ng Father, aircon. Ano pa? Father, video. Ah. Pag nag-request kayong ganyan, sisingiling ko kayo. Ano pa? Kung ano-ano paikik ninyo. Pero bago tayo magkalimutan, you can never ask a blessing. You can never ask God to bless your married life if you are not enrolled. What I'm trying to say, if you are not married. Sabi ng iba, ay ganun din naman pag nagpakasal ako, may problema rin naman eh. Ay ganun naman talaga. Sino ba naman ang walang problema? But at least, when you are married in the church, you know you can call on God. Sana naging malinaw. Ano po? Sana maging malinaw. Material things should not
prevent you from fulfilling your obligation so that you can avail of the grace of God. You can avail of the grace of God. Yung offer na yan hanggang July 2021 lang. Kasi baka wala na ako pagkatapos ng July 2021 eh. Ano pa? Tito Santa Maria Goretti. Ha? Yan, malungkot na kwento. Pandemic, no? Ha? Ay kung hindi naman tayo nag-pandemic, di wala tayo, hindi po ba, Father? Di po ba, no? Ha? Pero, I believe everything happens for a reason. Everything happens for a reason. My dear friends, my brothers and sisters, there are no hopeless cases. Please state, there are no hopeless cases, but sometimes there are hopeless people because they are too lazy to fulfill their obligation. There are no hopeless cases, but sometimes there are hopeless people because they are lazy. Kaya huwag kang tamad. Huwag kang tamad. I hope makatulong. Ano po? Muli po ito po si Father. Sa di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday.